3, 2, 1. Patapos na lang, pawang natakot. 3, 2, 1. Hey yo guys, it's me, Bella back again for another video. At kung magkaka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe and tap notification bell para di ma-miss ang mga latest and hottest videos. At ito na mag-upload ako ng mga videos. So as you can see guys, hindi na ako marunong mag-intro dahil nakalimutan ko na ako paano mag-intro at matagal rin yung last video ko. And as you can see guys, I'm obviously bare face, walang makeup. Kakatapos ko lang mag-skincare and I decided to film. At kung nakita niyo yung story ko, yes, wala nang ulan. So for today's video guys, I decided to show you my bare face because my face is not the star of this video, but my underarm. Yes guys, I'm completely sleeveless because I will show you guys my underarm or kili-kili routine. So let us now proceed to my kili-kili routine. So first thing na ginagawa ko, like mga normal days lang, is it I wash my underarm with soap and water. And ayun, pinapanatili ko lang siya malinis bago matulog because gumamit tayo ng deodorant or any kind of product sa ating underarm. So I want to make sure na ayun, malinis siya bago ako matulog. So after washing my underarm, is it I use this sunflower oil by Dear Self Beauty. So this is a beauty benefit oil that can be an overall body moisturizer. It can lighten body scars and pimple marks, help lighten and soften underarms, helps lighten under eye circles, skin dark spots, help relieve age and skin rashes. So marami pa siyang benefits. That's why I bought this from Dear Self Beauty, and I will put the link on the description box below. So para ma-check nyo na rin. Yeah. And of course, hindi naman pwedeng puro lang tayong walang hair sa buhok. So today, I will show you guys how I wax my underarm. So yeah, hindi na ako gumagamit ng razor. Dati, gumagamit ako ng razor nung mga high school ako. Kasi syempre, na curious tayo at makita yung mga buhok natin sa kili-kili. Ayun, nag-razor ako. Expect na natin siya na kapag gumagamit ka ng razor, that's here yung mga skin barriers or yung skin layers mo dyan. That's why nag-darken yung underarm mo. So, I decided to switch to waxing kasi hindi nakakaskas na masyado yung underarm ko. Isang pulmo lang, di ba? Tapos na. Isang sakit lang, tapos na. Tsaka, ang benefits din ng pag-uwak is mas napapanipis ito yung mga buhok sa kilikili, gano'n. Mas matagal namang tumubo yung buhok sa kilikili kung nag-uwax ka. Yeah, based on my experience. So yes, ito na, ipapakita ko na sa inyo ang aking underarm. And, tada! Ayan. Huwag nyo i-judge. We all have body hairs, that's normal. So, you know, ayan, ito yung aking underarm. Medyo pinahaba ko talaga yung buhok sa kilikili para sa content na to. And, you know, this is my, this is aking right underarm and this is my left underarm. Ayan. So, ito yung pekli ko nung nagpapix ako dyan. Huwag natin balikan yun. For my wax, I use this Epilin. Epilin hair remover. So, hot wax siya. You know, ginaganon sa kawali. Sa may kalan or sa candle or anything na mainit para mag-melt. Tapos, boom! Tiyan! Ganon. So, syempre, kailangan nating tanggalin itong mga hair because I have a photoshoot tomorrow or self-photoshoot and I need to, you know, remove it. So, let's get it on. So, ayan guys. Ito na yung consistency ng ating wax. And, parang, like, hihintayin niya maging, yung texture niya maging, hindi malabnow, but like, honey texture. Tapos, hindi rin ganun ka-init. So, para i-test mo siya, like, wait lang. So, yung ginagawa ko is, ayun.
na-testing ko siya sa aking wrist dito, sa may hand ko, kung gano'n siya kainit. Pag kaya ko na, go, diba, apply mo na. So, apply na natin. Upward, opposite direction sa yung hair growth. Diba, meron akong pa-tutorial ng pag-robox. So, dito ko lang siya nilalagay sa may mga hair. Kasi, ayokong madama yung iba na wala namang, you know, hindi naman nila kailangan. Masyado kasi wala akong buhok dito. So, dito lang talaga. Ayan, hintayin lang natin siya matuyo. Hindi ako gumagamit ng paper to peel this off. But, I peel this with my own strength, you know, with my own power. Wow! Hintayin natin siya matuyo. So, magkukwentuhan muna tayo. Nung nag-stop akong gumamit na itong wax na to, gagamit ko siya, like, medyo nagsugat din yung dito, yung balat ko, kasi medyo manipis yung balat natin dyan, so pwede siyang magsugat. And then, ayun, medyo maliliit lang naman yun, hindi siya ganun kalala, natanggat lang yung labahan, like, blood, kakakot-kot ng wax, diba? Parang gasgas lang, is it because of my nails, maybe my nails? Yes. So, ito, guys, pigsa ko yan, so, 2018 pa yan, so don't judge me. Dahil din sa pag-aahit ko noon, that is why nagkapigsa ako dyan. Hindi malinis yung razor na nagamit ko. And, ayun. Isa rin yun sa mga reason kung bakit nag-wax na ako kasi nakaka-trauma siya. Ayoko na maulit na magkapigsa lang. Ganto ka lang eh. So, no. 20 minutes later. So, ayun. Medyo mabilis na siya natuyo kasi konti rin naman yung product na nilagay ko. Let's start. In 3, in 2, for the vlog. Oh my gosh, pinagpapawis niya pala kami ng... Oh my god! Wait! I forgot! Wala siyang... Hindi ako nailagay ng pulbo! It's now or never. Ulit na lang ating kung hindi pwede. Diba? So, in 3, in 2, and 1. Ay, wow. Tanggal nga. Oh, galing. In 3, in 2, in 1. That was so smooth. Oh my gosh. Nice. Oh, see? Hindi natanggal lahat. Pero may mga tanggal naman, guys. See? Diba? Guys, uulitin ko to. Basa yung kilikili ko talaga. Uulitin ko. Oh my god. So, ayan guys, take 2. Sige. Hindi ako satisfied. Ayun, nilagyan ko na ng pulbo. ang medyo epic ako dun sa part na yun, ha? Pero, take 2 guys. Kasi may mga konting hair pay. So, kapag after niyo palang mag-wax, you can use tweezers para tanggalin yung mga hindi nasamang buhok. So, kapag wax kasi madali na lang sila tanggalin. Ayan. So, matanggal yung iba. Ayan guys. Uy, hindi nyo makita. Oh my gosh. Focus. Basta yan. Ayan. So, ito na yung ating wax remembrance from my left underarm. Ayan, ang ganda nung first to kahit walang pulbo, diba? Ayan, wala na siya, diba? Smooth na. I think yung camera ko may filter. Ayan, hindi nyo makikita. Ayan. Sige, ayan. Ayan. Diba? Ang saya lang. And then, ayan. Next is right underarm naman tayo. So, medyo natagrand ako dun sa dito sa isa kasi ginamit ko na yung new hot wax ko. So, ayan. Medyo nahirapan akong i-melt siya. Ayan, guys. Nadagat na ng pulbo kasi nagpawis na yung kilikili ko. At hindi mo tatanggal yung hair ng maayos kapag basa, you know. My choice to remove my hair. So, sa iba na gusto nilang meron silang body hair,
it's okay. It's their choice. As long as you are healthy, you are okay with yourself, that's okay. Kung gusto nyo mag-shave, it's your choice. Go. If you want to wax, hot wax, cold wax, it's your choice. If you don't want to remove it, it's your choice. So, maybe guys, I will make a separate video about, I don't know, my glow up story. I don't know if natawag na ba itong glow up, hindi ko alam. But I am very thankful and overwhelmed sa mga nagsabi na nag-improve ako sa makeup skills ko. And you know, it makes me happy na may mga taong, alam niyo, nagkagandahan sa ginagawa ko. Or like, patuloy mo yan, maganda yan, maganda yung past na ginagawa mo. It's so inspiring. And yun naman talaga yung goal ko, is to inspire, to influence not just ladies out there but everyone to step up, to break that wall, to break that barrier, to release your confidence, and syempre, to be a good example. An example who is aware of what's happening around us, aware of the consequences, the things affects the humanity or everyone in this world. And ayun, isa ka sa mga nai-impluensyahan ko, ayun, sana nai-impluensyahan kita ng tama. At ayun, which is, gusto ko naman talaga may maka-impluensya ng tama. And that's my goal. Medyo napipila natin dito. Meron na siyang flip-flop. May tawa ko sa mga yung flip-flop. Pag gusto niyo medyo mabilisan yung pagtuyo niyo, guys, medyo i-rub-rub niyo na siya para, di ba, mag-stick doon yung mga hairs. Ayan. So, we're ready to pull this. So, sana smooth din siya katulad na sa left underarm natin. 3, 2, 1. That's bad, that's bad. Pinatira pa. It's kinda hard. It hurts, you know. I think it tweezer ko na lang siya. But, tada. Jeez, that was so satisfying. And yun, medyo, kalma, kalmachi, kalmachi. Kalmachi. So, iti tweezers ko na lang yung iba. So, medyo nahirapan ako dito kasi medyo madaming naiwan na hair. So, medyo nangali ako ng konti sa kaka-pull. But, anyway, after natin mag-wax, we need to, you know, calm things down. We need to soothe the redness, the harshness, the, you know, the pain. So, for our moisturizer, para malak yung ating open pores there, I use this Luxxe Organix Soothing Gel for all types of skin, aloe vera, 99.85%. It is paraben-free, alcohol-free, no artificial color, and it is very affordable for only 109 or 7 pesos. Pea size lang guys, at pea size. Like, oh, ayaw, yan, pinan lang kalira. So thank you guys so much for watching this video. Hope you guys like it. So if you guys like this video, make sure na like mo na yung video na to, nag-subscribe ka, at natap mo na notification bell para di mamay sa aking mga sahadas videos every time mag-upload ako ng mga videos. Yes. And then, yeah, I just want to say guys that all body types are accepted. Chubby, slim, morena, puti, chinita, without or with stretch marks, flaws, pimple marks, dark circles, any skin types, we are all accepted. We have our own uniqueness, our own characteristics, and it completes us as a human being. And we should love ourselves, we should respect other people as we respect ourselves, and we must be a good influence to other people and spread the positive vibes and the love, because love is the universal language. Yeah, thank you so much for watching guys. See you in my next video. Ciao.